Oy, magandang hapon. Ayan, magandang hapon sa ating lahat. Shout out ha. Shout out po kay Ate Mina Jaramillo, Reggie Jaramillo, kay Tita Miles, kay Ma'am Rose, yan yung kasamahan ni Tita Miles. Yan, shout out po. At saka shout out kay Ma'am Akdol, no? Ma'am Akdoli, shout out sa'yo dyan. Ingat kayo dyan sa US, ha? Kayong lahat. At siyempre po, shout out kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab, kay Ate Edna. Ayan, umaambo na. Inaamot ako ng ulan. Ako po'y nandito po sa lugar nila ni Lawrence, sa lula ni Lawrence, si Lola Bergie. At tayo po'y magbibigay ng gamit pang eskwela. Bag, ano ang laman ng bag? Hulaan ninyo. Ang laman ng bag, uniform, sapatos. At siyempre may dala tayong cash para kay Lawrence at kay Lola Bergie. Ayan. So punta na tayo. Umaambo na. Mabasa ako sa ulan. At nakaraan po, nabigyan natin si Lawrence ng mga notebook, yung school supply, notebook, papel, crayons. Nabigyan na po sila nung alala ninyo yung ating anniversary ng Lingap Center. So ang kulang sa kanya ngayon, itong bag at ang laman dito, uniform, sapatos. At nalulungkot lang ako mga kapatid, mga kalingap, kasi po baka ito nang huli, no? Hindi nyo na po makita si Lawrence sa aking mga vlog dahil po pinagbawalan tayong muli, no? Nakakalungkot kasi pinagbawalan tayo ng isa sa mga humahadlang na tulungan natin si Lawrence, no? Na hindi natin siya pwedeng ipakita na kasi nga daw na-stress daw yung tatay ni Lawrence sa kay Willie, na-stress daw, no? So intindihin na lang natin, no? Tayo po wala tayong ginagawang masama kundi tumulong lang. At pasensya na kayo kung hindi ko na maipakita sa inyo si Lawrence. So ito po, papunta natin sa bahay ni Lola Virgin. Yan. Yan, umaambon, inabot ako ng ulan. Tao po. Tao. Ay, yan na. Tuloy. Ay, ang linis ng bahay ni Lola Virgin, oh. Ay, grabe si Lola. Magandang hapon. Magandang hapon. Oy, ang linis na. Aso na ang nakatira, oh. Ayan, tingin niya ng kusina mula. Diretso agad ako sa kusina, oh. Oy, ang liwanag na pati. Wow, si Lola, oh, ang linis. Oy, nakaayos, oh. Ayan. So, dito na tayo. Pasensya na kayo, ha. Pasensya na kayo at, ayun. Pasensya na kayo at ngayon ako nakarating. Lola. O Lawrence. Diyan ka lang, hindi ka pwedeng makita sa camera. Oh, itong dala kong bag ito para kay Lawrence ito. Kailan hindi natin pwedeng makita si Lawrence sa camera? Hindi po. Bawal. Pero si Lawrence andito sa katabi ko. Siya may hawak ng bag. Mamaya tatanungin kita pero hindi kita pwedeng ipakita sa camera kasi may nagbabawal na sa atin. Bawal pala ang tumulong. Lang, kumusta la? Mabuti po dahil kahit baga yung hinahangad ko ay para sa apo ko ay para bagang nawawalan ako ng karapatan. Bilang ako la ang purpose ko talaga la, matulungan si Lawrence la at si Cleo na makapag-aral. Wala akong ibang intention la na hindi ko alam kung hindi ko naman, wala man akong intention na kunin ko si Lawrence. Ang intention ko la, na tulungan ka. At ang intention Lola ng mga sponsor, tulungan kayo. Kita mo, nakita nila, di ba, na dito si Lawrence, ikaw nag-alaga. Anong ginawa ng sponsor? Pinaayos, pinarepair yung bahay mo. Hindi man pinabunggalo, pero kahit pa paano baga na natulungan ka. Nadagdagan po, nadagdagan. Kaya, baka naman po ako ay makapagsalita tungkol doon sa nadingig ko at nakita na ako, ang ginagawa ko bilang isang apo, ang kagandahan ng kahihinat na ng bata. Dahil ayaw kong habang panahon ipamamata sa bata ang pagnanakaw. Paano kung haling hindi makapag-aral at di ko naman kaya? Oo. Ay may nagkukusang loob na magtulong.
ay hindi ko yun pagkakawalan dahil para sa apo ko yan. At habang panahon kung hindi yan makapag-aral, sige na lang ang sasabihin yan, nagnanakaw dahil walang inaralan. Dahil hindi nabigyan ng tulong. Ako talaga sinasabi ko, yung sinasabi po ng nila dyan na may anak akong binata, sinabi ko rin naman yung talaga sa ano na, yan ay lumaki ng hindi po yan talaga. Kung makagusto yung gusto. Oo. Kung umayaw-ayaw, ay paanin ko, aantayin ko pang mamatayan ako ng apo o di makapag-eskwela? Ako lang, nung narinig ko rin yun lang, na medyo ano din ako, parang sabi ko bakit, parang di man tayo, wala man tayong ginagawa masama sa apo mo. Wala po, wala talaga. Sabi ko nga lola, sinaktan ba natin si Lawrence? Wala. Minaltrato ba natin si Lawrence? Nakatikim ba si Lawrence sa iyo ng kurot? Wala. Saan ba si Lawrence nakatikim ng pananakit? Di ba doon sa kanyang, sa ibang tao? Oh, sa ibang tao, hindi ano yan. Tapos, naging kwan ay napati. Naging, ay, mahirap na. Mm-hmm. Kaya, ang inaano ko lamang naman sa mga kwan ay, ang ginagawa ko, ayaw kong sabihan ang apo ko ng habang panahon at walang pinag-aralan ay nagnanakaw. Yun lang naman ang inihingi ko lang naman. Dahil... At saka la, itong tulong na ito la, hindi ka man lang namamalimos. Ito la, kung saan binibigay ito ng sponsor, kasi nga naawa nga siya at ang gusto nga ng mga sponsor natin na makapagpunta sa school ang mga apo mo. Siya nga po, ay bakit baga sasabihin... Ano ang dahilan? Bakit baga pati ako ay mawawalan ng ano yan, karapatan? E samantalang ako ang, sana ako ano yan, dapat ilagay nila. Ay anak ko ang anak, ina niyan. At saka la, kung titingnan mo talaga la, kahit saan ka lang magtanong lula, ikaw, kahit naman ikaw, kinausap ka ng DSWD, ano bang sabi sa iyo? May karapatan ka sa apo mo. Nung pong mag-usap ito kami... Ito na, ipaliwanag mo lang yung usap niyo sa DSWD. Nung pong mag-usap kami sa barangay, oo. Dahil sa pag-ano nila na dadalhin nga yan mag-arama sa ano, sa Pampanga, mm-hmm. Pero sinabi na sa kanila na hindi kasal si ang anak ko sa kayang ama ng bata hindi ay kasal. Ako ang may karapatan. Pero sa pagbibigay sa kanila ng... Pribilehiyo. Ano, yung hindi sila nilaktawan dahil pamilya lang din naman kumbaga, sila. Kumbaga nag-abiso ka, kumbaga... Oo, pinagbigyan ko sila dahil pamilya din naman sila. Oo. Kaya lang, huwag naman akong bigyan ng... Ako na ang kukontrolin sa ikagaganda ng buhay ng bata. Yun na nga lang ang problema la. Parang lumalabas nila, di baling maghirap daw. Sabi ko, kawawa naman yung bata ko di makapag-aral. Kaya nga, yun na po ang ano yan. Gusto nila'y maghirap. Mm-hmm. O, habang panahon bagayan ay gayan at sasabihin ng magnanakaw. O, ay kaliit-liit pang bata. Mga kamag-anak niyang bata na yan ang nagsasabi mismo sa kanya, sa bata na yan. Nakasama-sama nung... Kuan ay sa pagkukuhanan nyo. Bita mo lang yan? Bita mo daw yan. Ay kaliit-liit pang bata na yan. Kaya yan naman ang hinihingi ko lang naman. Gusto ko'y mai... Di lang. Ang gusto ko rin sana lang maunawaan nila lang na may karapatan ka talaga. Igalang sana nila, Lula Bergie. Igalang nila, respetuhin nila yung karapatan mo bilang isang lula. Kasi la, sa batas malinaw po, hindi kasal si Willie at yung kanyang ang anak mo. So pag hindi sila kasalula, ikaw talaga ang may malaking karapatan. Sa kapati po nung maglakad ako ng birth certificate ni Lawrence ay... Anong sabi sa iyo? Talagang sabi ng DSWD, huwag ka nanay maano dahil ikaw ang may karapatan yan. Sinabi sa iyo ng DSWD? Opo. O yun, malinaw pala lula. Ano yan? Eh kahit saan pala dalhin lula, malinaw na ikaw ang may karapatan. Ayaw po, kaya nga sabi sa akin, huwag akong matakot. Dahil ikaw ang may karapatan dyan at hindi kasal ang ano yan.
Di ba, Lola Bergie, malaking bagay sa iyo na may yung tumutulong. Di ba, kaya nito may dala akong bag at saka uniform. Ayun po. Oh, ito lang, buksan mo nga lang oh, para makita din ng viewers. Kaya sabi ko nga ni, bakit ako parang winawalan ako ng halaga at karapatan sa apo ko? Parang ganun na nga lang, nakita ko. Eh, ayan, oh, may sapatos, bago. Kahit naman ako sabihin na walang pinag-aralan, pero meron naman akong tamang pag-iisip. Ayun. Yan, sige lang, tingnan mo lang. Ano yan, tagdadalawang uniform yan lang. Dalawang pulo, dalawang shorts. Ayan, oh, tagdadalawang, para mayroong palitan. Oo, para mayroong palitan. At saka ito, bagong bag binili ko. Kaya sabi ko nga ni, pagkadingig ko nung kunay na yun, bakit parang ako'y nawawala na ng karapatan? Ay samantalang sa harap-harapan ang usapan, pagbibigyan lamang sila. Pero ako ang, kung iisipin, ako talaga ang ano, hindi sila kasal ang ano. Ila, ang napapansin ko din nga, parang binabaliwala ka eh. Ayun na nga po ay. Ay hindi naman. Nakalimutan siguro na Lola yung pinag-usapan ninyo. Marahil naman ay hindi gaano akong tanga. Kahit ako walang pinag-aralan. Ako, marunong din akong rumispeto sa akin kahit nakababata sa akin. Mm-hmm. Kaya lamang, alalahanin lang naman nila kung ano ang hinahangad ko sa bata. Dapat Lola nga, dapat maintindihan. At alam mo la, kung totoo, magpasalamat sila sa iyo. Dahil ikaw isang Lola, hindi ka nagpapabaya sa apo mo. Ayun po, mula nung mag-asawa yung anak ko na yan. Oh. Hindi naman sasabihin ako mo bakit ginusto ko na ipaasawa ko yung anak ko nila ay alam kong hindi makakapag-aral. Nandun ako, hindi ko yun inaano. Di ko yun sinisi, di ako nagsisisi noon. Pero ang gusto ko lang, ganun ang mga kalagayan, pat ang mga anak ay makapag-aral. Ayun, importante lang makaaral talaga sila. Kung po yun lang naman. Importante. At wala na nga ni yung ano, mga yung ama, ganun may ano, PWD. Yung ina, sinasabi na nga nilang may sakit. O, ay ngayon, mayroon namang kusang tumutulong. Ay bakit ko pagkawawalan pa naman yan? Hindi ako dapat. Di, at saka la, hindi, alam mo la, pangit siguro la kung ikaw mismo nang hingin. Ay, pahingin ganito, wala namang ayun ganun. Po. Ang ito Lola, itong mga tulong, huwag nilang baliwala at huwag nilang masamain Lola. Kasi ito po, kusang binibigay po ng mga taong gustong tumulong sa inyo. Iyan ang hindi nila Lola naintindihan. At ang dahil kong tinatanong, bakit parang galit kayo or bakit parang ayaw ninyo na tulungan itong si Lawrence? Di ba tulungan ay, sa pagpaaral? Ay baka naman ayaw naman maging makaangat-angat at lagi sa pagnanakaw ang gusto. Yun lang. Oo, yun lang ang problema. At saka la, yung bang parang narinig ko na pinakiusapan ka na, bakit kailangan kang pakiusapan na, di ba, itutusin nga silang wala silang karapatan magsabi sa'yo, dahil ikaw nga ang may full authority, ikaw may malaking karapatan sa apo mo. Siya nga ni po, pinakiusapan ako, pero bilang isang magulangin nga ako din at kinikilala nila, hinahanap ko yung tama. Yun. Ngayon, nag-usap kami na doon niya pa i-eskwilahin. Sakat ang nangyari ay pinigilan ako umiiyak. Ay, anong magagawa ko? Hindi ko naman kayang matiis yung apo ko. Ay, siyempre. Hmm. Kahit haraluag na nga ni ang sarwan ng bata nagtatakbo at gusto sumama. Sama sa iyo. Kaya... Ikaw, Lawrence, gusto mo kalula mo talaga? Ay, opo daw. Lawrence, masaya ka man sa bag? Hindi na kita pwedeng i-vlog. Bawal daw. Ay, busis na lang ang pakinggan nila sa iyo. Gusto mo yung bag, kasan mo? Gusto mo yung bag at saka uniform? Ay, very good. Ayan. So, pasensya na kayo mga viewers ha. Yung mga nagmamahal kay Lola, sumusuporta kay Lola Bergie. Siyempre, may nagbabawal na sa amin. Kaya nga si Lola Bergie, medyo hindi rin sangayon. Eh, hayaan nyo na. At, Kaya ko na pati po sabihin na habang panahon na eh, laging ipamamata ang pagnanakaw ay. Oo, Lola, no? Pangit, Lola. Pangit din, Gin. So, sinabi mo pa. Pamilya pati niya ang nagsasabi. Ay, Diyos ko, wag. Oo. La, maliban dyan la sa mga bag at saka uniform, merong pambaon kay Lawrence. Ito la, ha.
La ito, linawin ko la. Kasi, pera ito la eh, baka. Ayan o. La, ito daw la, sabi ni Tita Miles, 1,000 para kay Lawrence. Oh, yan, 1,000 lola para kay Lawrence ha, yung baon siguro ni Lawrence. Bahala ka na. Pagkain ni Lawrence. Oh. Isasama ko na si Rito, isa kong apo, tala nga naman. La. Tapos ito lola, itong 1,000 lola, kay Cleo. Ay, pero la, ibibigay ko yan na, lola. La, kung ayaw nilang tanggapin ito lolang 1,000 para kay Cleo, ito oh, tumataging ting na isang, sayang kung payagan lang sana tayong makatulong kay Cleo, hindi lang itong pera, pati gamit sana la. Ito la, another 1,000, sabi ni Tita Miles, kaya babi yung 1,000, ibigay mo kay Cleo, pambaon. Kaso lang, Tita Miles, eh, bawal man natin puntahan si Cleo. At baka hindi tayo tatanggapin doon. So, ibibigay ko to kay Lola Bergie. Yan na lang nga ni po, ma'am, at ang problema dahil nga, ma'am, ay parang winawalan na nga ako ng karapatan sa apo ko. Pero kahit saan man, ano, ay... La, kahit saan kayo dalhin. Siguro, Lola, ang mapayo ko sa'yo, no? Total, yung mga taong nagbawal sa'yo, eh, siguro, kausapin mo lang silang formal na karapatan ko din naman. So karapatan kong tumanggap ng tulong para sa apo ko. Ay ano pati, ang sabi nila hindi nga nanglilimos. Ay paano naman, hindi nga, di man nga nanglilimos. Nagnanakaw naman ang sabi ng pamilya. Ay paano, di maigi pa yung maglimos. Ayun. Nagsasabi pa ng totoo. So la, ibigay ko na rin tong 1,000 pesos para kay Cleo. Ha? Bahala ka na la. Ay, oh, kung kasi ikaw man ang lola. Ngayon, kung gusto mong dalawin ang apo mo, dalhan mo ng biskuit or anuman, ayan, 1,000 pesos. Pero la, baka naman hindi tanggapin yung dadalhin mo doon. Hindi po ay. Kaya, kung sakali po na ano, ay di... Ay di, gastusin mo na lang kay Lawrence. Opo. Di, yun kung sakaling hindi tanggapin. Kasi la, baka hindi tanggapin. Kasi nga, babawalan nga i-vlog si Lawrence. Ay, ito po, kung halimbawa talaga pong ano... Makuha pa po ako ng ano talaga doon sa ano yung Mercedes, yung birth certificate niyan. Wala ka rin muna. Naantay ko lang po yung ano dyan, yung PSA. Ah, yun. Pero yun na lang naman po, yung PSA na lang ang, kaya yung binigay mo po, yun ang nilagad ko. Oo. So la, ikaw na, la, siguro sa ngayon, kita naman may bag na si Lawrence. Superhero to Lawrence yung bag mo. Gusto mo tong superhero na to? Lakasan mo busis mo. Lalakasan mo man. So may superhero ka, galing yan sa ating mga bababait na ano. Yan, pasalamatan natin. Ito, may sapatos ka, ito bago ito. O may scotch tape pa nga, para hindi magalaw. At saka itong uniform lab, dalawa ang uniform mo. Pwede ka mag-araw-araw bihis. Ay, di na ito, sir, maipapabilit na ito na sa akin. Eh, ingatan mo, baka mawala. Ay, baka po ipabili ko pa, wala akong ano yan. Wala naman tayong binabanggit na tao lang. Wala tayong binabanggit na tao. Yeah. Bahala sila mag-isip dyan. So, wala malaking, ano la, sa tingin mo, malaking tulong ito sa ako mo? Ay, malaki pong tulong ito. Dahil, magkano baga ang kantidad nito ngayon? Oo. Kaya mo bang bilhin lang kung walang may tumulong? Ay, mahirapan ka? Mahirapan po ako dahil alam mo na rin naman po ang sinabi siyempre, ko na yung kay... Oo, siyempre, ipit ka rin naman. Ang kasamahan ko nga po, laki sa sakit. Sabi nga ni kaya di nag-asawa at walang... Eh, ang narinig ko nga eh, may kasama ka parang na malakas eh. Binata na. Yun na nga po ay. Kaya nga ni, akala nila... Nagkikita nilang malakas lang. Kaso lamang at walang sakit. Pero sa totoo, hindi ko yan inililihim. Kahit kay ma'am sinabi ko yan. Pag yan ay nakagusto-gusto. Pag umayaw, ayaw. Aantayin ko pa yung ganun klase na ano. Ay, di mayroon. Patingin ang paan ni Lawrence. Mukhang maliit lang yata itong paan ni Lawrence ay. Ay Lawrence, mukhang malaki ito. Palitan natin to Lawrence. Opo. Palitan natin ito. May isa ko dun maliit. Maliit pa lang paan mo. Iskasya mo daw anak. Eh, sukatin mo nga daw dyan. Kung ano, hindi lang kita punin ipagkita sa camera. Pasinsya na kayo ha, mga viewers. Sukat mo daw. Sige, tanggalin mo. O, kung na... Ay, ha? Hindi, ay malaki. Ganyan, isa lang. Malaki talaga, sir. Ha? Malaki talaga. Ito. Kabila. Yung kabila. Sige. Malaki talaga, sir. Malaki, no? Sige, isuot mo nga, anak. Isuot mo ang kapa mo. Malaki. Ha, malaki. Malaki ng ano. Sige, palitan ko.
At meron pa man doon sa bahay. Inaayos po ni Lola. Yan ang hindi natin pinakita si Lawrence. At siyempre, sabi nila eh. Pero pag sinabi ni Lola Bridget sa mga susunod ng mga araw na, sir, pwede nang, pwede nyo nang ipikita sa kamera eh. Pagkita natin sa kamera yan. Pag total eh, kay Lola Bridget ang karapatan eh. Karapatan ng kanyang apo. Ayan. Kapatid po, sir. Tinanong ko mismo po yung apo, anak ko, yung ama niya. Mm-mm. Payag po siya. Huwag lang daw banggitin yung mga nakaraan ko na. Ah, sige. Titingnan ko lang. Na, ito po yung ano niya ay cellphone number kung talagang ano. Ganito toto yung puno ng, sa dulo ng pangalan ni Papa mo. Ano? Gideon. Ah, si Gideon. Kaya ito to ano? Yo, siya. Alin? Oh, ipapa, ayusin mo, ibigay mo kay Lola mo para susunod, babalikan, babalikan ko yung susunod. So, ikaw na magpaaral itong pangalawang apo mo. Ay, siya mga apo, kaya nga niyan, ano, ta... Na, ito ba kayo, ano mo, bulpin dito? Diyan sa tiklupin ko, baga. Gusto kong maka... Number ng papa niya yan, ibibigay mo sa akin? Opo. Gusto kong, payag man na siya, huwag lang daw banggitin yung mga nakaraan. Oo, sige, huwag na yung ano, huwag, ang ano, ano na lang tayo, tulong na lang tayo. But, baka naman nag-usap na sila siguro. Aywan ko lang. Basta yun ang sabi niya na payag siyang umano. Matulungan. Matulungan, dahil nga ni, nangangamuhan lang din naman nga po siya, nag-re yung bagang, pero nabigyan ko na ito ng school supplies. Oh. Ito ang apo mong isa, si Gideon. Iyep, Gideon. Ayan, sige. Pinalaki lang naman po yung isa, parehas yan ng number. Kaya, la, pasalamatan mo yung mga tumutulong sa iyo. Kaya, sa lahat. Sa lahat pong tumulong po sa akin para sa aragdaga ng aking apo, ay maraming salamat po at asahan po ninyo kung ano mo po yung binibigay ninyo, ilalagay ko po yun sa tama. Ayan, salamat. At saka lang yung mga ito lang, oh, gusto ko, natuwa ako sa at ang linis na ng bahay mo eh. Ayan, salamat kay Lin TV, ito pinaploringan to ni Lin TV. At yung sa kusina naman, ang nagtulong dyan, ayaw magpabangit pero lalaki siya. Si may mabuting puso. Mabuting. Ayan. Matulungin puso si sir. Ayan. Eh si ma'am kaya di nagpunta dito ay. Inaantay-antay ko kaya ako di nag-alis. Ah, sige, sa susunod mapunta 'yun. Ayan. So, Lawrence, mag-aral mabuti ha. Ha? Hindi ko marinig. Opo. Ayan, mag-aral mabuti at huwag pabayaan si Lola Bergie ha. May very good yan la. Opo, sige po. Salamat la. At muli. Ano ma'am po? Paki-ano mo na lang. Oo, sige. Ang mic na yan. La, hindi na ako magatagal at inabot nga akong ulan. La, salamat la ha. Gabi, salamat din po sa tulong ninyo. Ang dasal ko la, magdasalan tayo. At la, gusto kong malaman muna, ulitin ko sa'yo, marami pong sumusuporta sa'yo. Ang sabi nila, ipaglalaban ni Lola Bergie ang apo niya, Kuya Bobby. Huwag siyang matakot kasi siya po ang may karapatan. Kasi la, ganito pala, mayroong nag-PM sa aking lula. Sabi niya, Bobby, yung nangyari kay Lola Bergie, nangyari din sa akin. Yung anak kong babae, nag-abroad. Hmm. Yung apo niyang tatlo, napunta doon sa kabila. Hmm. Kasi kinuha. Kasi naghiwala yung kanyang, naghiwala yung mga nanay. Pero hindi man namatay. Hmm. Parehong buhay. Naghiwalay lang. Ng ibang bahay. Oo. Itong si babae, nasa abroad. Itong si lalaki, nandito doon sa Pilipinas. Sabihin na natin, nasa Bulacan daw. Hmm. Ngayon la, pinaglaban niya yung lula. Sabi ng lula, pumunta nga daw sa natanong sa CDSWD. Yun din daw ang sabi na, nanay, sa iyo po ang karapatan kasi ang iyong anak at hindi yung kasal. Tatay, hindi sila kasal. At nirequest nga, kumbaga gumawa lang ng sulat yung nanay sa abroad na gusto nilang makuha yung kanyang anak. Nakuha nila lula. So walang pinagkaiba daw yan sa iyo. So maraming gusto nilang makita na huwag naman mangyari na mabaliwala ang karapatan ni Lola Bergie. Huwag mo kalimutan la na yung karapatan mo, no, bilang lula. Kasi wala kang ginagawa masama la.
Punta naman nga niya ako pagka ano, tukunin ko yung birth certificate yan. Basta dumating lang yung PSA. Sige la, ikaw na bahala dyan. Salamat po marami. Oo. Kung may mga tumutulong la, ipapaalam ko din sa'yo ha. Oo. Sa ngayon, ibigay ko naman ha. Kasi nga, yung nangako nga na nangako ako ng uniform, tapos yung cash, nandyan naman na sa iyo. So, salamat la ha. At itong ma'am, salamat din sa iyo, Ma'am Lynn, TV. Sa flooring. Sa flooring. Ayan, ha? Ang linis na. Lorenz, okay ba ang sahig? Nakasiminto na? Okay. Ay, grabe. Nakakapaglaro na siya dito la, no? Oh, yan, oh, malinis na. Alam mo, iba talaga pag malinis, pag nakasiminto talaga ang bahay. Oh, at saka yung kusina ni Lola. Oh. Medyo matibay na la, hindi na... Kumbaga, hindi na bag-aanayin yung kusina mo. Nasimintado na. Oo. Oh. So yun, salamat la ha. Magpapaalam na ako. At itong sapatos, papalitan ko ito kasi medyo malaki kay Lorenz. Ha? Malaki talaga. Oh, malaki. Sige, salamat. Lorenz, salamat Lorenz. Lakasan mo. Ay, oh, sabihin mo salamat sa lahat. Ayan, thank you. Ayan, salamat, salamat. So yun po mga kalingap, mga kapatid. Nakausap natin si Lola. Inabot ako ng malakas na ulan. Ayan, si Lorenz, dito si Lorenz naglalaro. Yan siya naglalaro, yung mga kalaro niya yan. Eh malakas ang ulan. Inabot ako ng ulan. Maambun-ambun pa din. Inabol ko lang kasi na mapuntahan siya si Lorenz at si Lola Bergie. So maraming salamat po ha sa mga sumuporta. Thank you so much. Yan. Sa lahat po ng tumulong, pasalamatan ko lang. Yan. Tita Miles, Ate Mina, Ma'am, si Hong Kong Girl. Thank you po sa inyo. Sa lahat po ng mga supporter natin. Yan, maraming salamat po, no? Sana okay magsawa na suportahan tayo. Sa mga hindi pa po naka-subscribe sa ating channel, pakidalaw na lang po mga kalingap, mga kapatid, at tayo po ay uuwi na. Yan. Ito yung lugar nila ni Lorenz. Ang kabila naman ito, ilog ito, ilog dyan. Ito, garden to ni Lola Bergie. Marami siyang tanim. Salamat po. God bless.